Okay mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. Sa araw na ito mga kapatid ay araw po tayo ng Biyernes, ika-25 ng buwan ng Pebrero. Malapit na po matatapos ang buwan ng Pebrero. Sa hapon na ito, isa na namang pagkakataon na ibinigay sa atin upang ang mga kasama ko, kaming mga Templars of Truth ay magpapahayag po sa hapon na ito, no, sa ating programa. Of course, dito lamang po ninyo matutunghayan at mapapakinggan at mapapanood sa Debaters Convention live, mga kaibigan sa buong mundo. Dalawang oras po tayo magsama-sama sa programa na ito at marami po tayong pag-uusapan sa paksa, sa topic na ibibigay po namin sa inyo mga kapatid. Ako nga pala si Joel Viray ng ISDAC at kabilang po sa Templars of Truth, mga kaibigan. Bago po tayo tuloy yung magsimula talaga at timunang i-request si Sister Ben Peñaflor na mag-lead sa atin ng isang dasal sa hapon na ito. Kapatid na Ben? Yes po. Brothers and sisters, let's pray to our Father in Latin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimittit nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen. In nominis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid na Bem sa napakagandang pagbigkas ng dasal na yan. Anyway mga kapatid, muli kami po ay humihingi sa inyo ng paumanhin kung kami po ay medyo naalanta, na-delay po ang ating programa sa hapon ito. Pero ganun pa man ay hindi pa po tayo huli talaga, no, sapagkat dalawang oras po tayo magsama-sama sa programa na ito at marami po kayong matutunan, no, sa aming palatuntunan sa hapon na ito, kaya pakinggan nyo at manood po kayo at kung meron po kayong mga katanungan, maya pwede po kayong magtanong sa amin patungkol po sa aming ipapahayag sa hapon na ito. Bago po tayo dumako sa napaka-importanting paksa sa hapon na ito, ay ipapakilala muna natin ang ating mga kasamahan sa Templars of Truth na sila na mga speakers sa hapon na ito. Sisimulan po natin kay kapatid na Russia. Kapatid na Russia. Hello, hello. At ako nga pala si Russia, no? Isa sa membro din ng Faith for Us at dito din sa Templar of Truth. So maraming salamat. Sana ay marami kayong matutunan sa hapon na ito. Salamat, bro. Yun, salamat po kapatid na Russia. Kapatid na Bem, introduce yourself. Kapatid na Bem, are you there?
Brothers, magandang hapon po sa lahat, lalo na po dito sa room at sa nanonood po live. Ako po pala si Ben Peña Flor Franco. Yun lang po, maraming salamat. Salamat kapatid na Bem sa maganda sa napakaganda niyo pong pagpapakilala ng sarili. Si kapatid na Eduardo, ayan, kapatid na Idong, sa iyong pong kayo na po. Yes, Grand Bishop. Magandang hapon niya pala sa ating lahat. Ano? Ako nga pala si Kaedong ng Silang Cavite. Ayun. Yun. Salamat po kapatid na Idong, SP Idong. Si kapatid na Ark Sitel, kapatid na Ark. Magandang hapon po brothers and sisters. I'm Brother Ark from AMS and Templar of Truth from Rizal. Magandang hapon po. Yun, napakaganda ng inyong pagpapakilala kapatid. Okay, dumako ho tayo kay SB John Real. SB John Real, it's your time. Thank you. So by the way, I'm John Real ng ISDAC and proceeding to Templar of Truth. Then by the way, I have a everyone who calls out to the Lord for help will be saved. Romans 10:30. Salamat. Yun, napakaganda po. Ayan po, panimula pa lang na talata yun, ha? Pero mamaya marami pong mga talata ang aming ibibigay. Anyway, dumako na naman po tayo kay kapatid na Sanrio. Kapatid na Sanrio. Magandang hapon po sa lahat. Ako si Sanrio, founder ng AMS at isang Katoliko. Maraming salamat po. Yun, napakasarap pakinggan na kapatid na Sanrio ang iyong pagpapakilala. Anyway, sa lahat po ng mga kasama namin at panalig at pagkapananampalataya sa Simbahang Katoliko, magandang hapon, maraming salamat sa iyong pagdalo. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa iba't ibang sekta na nandito din handang makinig, mag-mute lang po kayo. Pakinggan niyo po ang aming mga presentations, naway mayroon po kayong matutunan at magising po kayo sa katotohanan nitong aming paksa na pag-uusapan. Ang paksa na pag-uusapan mga kapatid, alam po namin very controversial sa mahabang panahon, sa mahabang siglo. Ito na po yung nagiging discussion, ulaman ng discussion, maging sa mga debate sa iba't ibang larangan mga kapatid, no? At ito rin po ang ginagamit na mga tira o tira ng mga kapatid natin mula sa iba't ibang mga sekta ang paksa na ito mga kapatid. Bagamat tinitira nila pero nananatili pa ring matibay ang tindig ng Simbahang Katoliko patungkol po sa paksa na ito. Ang ating paksa mga kaibigan, ang aming ipipresente sa inyo ay patungkol po sa kay Inang Maria, kay Mother Mary, bilang Berhin, mga kapatid, Virgin Mary. Yan po ang ating laman ng ating usapin o paksa sa hapon na ito. Mga kapatid, bawat speakers po sa hapon na ito ay magkaroon po ng 10 minuto sa kanyang pahayag. Okay, sisimulan na po natin ang ating first speaker, mga kaibigan. Siguro si kapatid na Sanrio, ikaw ba yung unang nakalista dito, kapatid na Sanrio? 10 minuto sa iyo, kapatid. Po tayong opening prayer. Tapos na kanina si kapatid na Bem. Si ano po, si Ark po yung mauuna. Si Ark, sorry. Okay. Okay, kapatid na Ark, 10 minuto sa iyo, kapatid na Ark Sitil. Yun, magandang hapon po mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin ay ang perpetual virginity ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ang ikalawang dogma ng mahal ng Birheng Maria na tinukoy ng Simbahang Katoliko ay ang kanyang walang hanggang pagkabirhen. Marami sa mga sinaunang church fathers na makikita natin sa lalong madaling panahon na walang pag-aalinlangan ang nakakaunawa at nagturo sa dogma na ito na maging katotohanan mula pa noong unang panahon ng simbahan. Pinagtibay din ito ng mga dokumento ng Santo Papa at mga konseho. Ang dogma ng perpetual virginity ni Maria ay nagpapahayag na siya ay isang birhen bago ang kapanganakan ni Kristo o tinatawag na antepartum sa panahon ng kapanganakan ni Kristo. Amen. O impartu at pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo o postpartum. Ang dogma na ito ay dinideklara sa Lateran Synod noong 649 AD ni Pope St. Martin I. Bilang isang artikulo ng pananampalataya, ang naturingang Santo Papa ay nagpahayag. Ang pinagpalang walang maliw na birhen at malinis na si Maria ay naglihi ng walang binhi ng kasalanang namana sa pamamagitan ng Espiritu Santo
at ang pagdadalang tao niya sa ating Panginoon ay hindi nagbunga ng pagkawala ng integridad at pagkatapos ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay napanatili ang kanyang pagkabirhen na hindi nalalabag. Ang unang bahagi ng dogma kung saan si Maria bilang birhen bago ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay malinaw na nakikita sa banal na kasulatan sa dalawang bahagi. Ang una ay nasa lumang tipan sa aklat ng propeta Isaías, chapter 7 verse 14, at ang pangalawa naman ay nasa maraming talata sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas. Sa Isaías chapter 7:14, ito ay nakasaad. Kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Narito ang isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Sa wikang Hebreo, ang salitang birhen na sa Hebreo ay Alma ay maaaring isalin din sa salitang dalaga o babaeng walang asawa. At ang terminong dalaga ay laging may kaakibat na konteksto ng pagiging isang birhen. Sa Septuagint o sa sali ng Griego ng lumang tipan, ang salitang Parthenos ay maaari lamang mga hulugang birhen. Sa huli, ang mga salitang alma, birhen at dalaga ay magkakapatong sa nakahulugan ito. Ang dalawang mahalagang salita sa talatang ito ng banal na kasulatan ay nagdadalang tao at naglilihi. Dahil ang mga ito ay parehong mga salita na ginamit ni San Lucas upang ipaliwanag ang pagkabirhen ni Maria sa kanyang ebanghelyo. Bagamat ang talatang ito ng banal na kasulatan mula kay Isaías ay puno ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo sa ikaunang kabanata ng salaysay naman ni San Mateo, ang salaysay ni San Lucas ang malinaw na tumutukoy sa atin ng isang birhen na nagdadalang tao at naglilihi kay Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin, ang ibig sabihin na may pagpapalitan ng pagpapahayag sa pagitan ng mahal na birhen at ang Anghel Gabriel. Ngayon, suriin natin ang dialogo ng mga talata sa banal na kasulatan sa bagong tipan na tumutupad sa propesiya ni Isaías. Sa Lucas chapter 1 verse 26 to 27, 31 at 35, sinasabi ni San Lucas, nang ika-anim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na nagngangalang Nazareth, sa isang birhen na ikakasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose sa angkan ni David at ang pangalan ng birhen ay Maria. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila Maria at Gabriel, muling napatunayan ang pagkabirhen ni Maria sa Lucas chapter 1 verse 31 gaya ng sinabi ng anghel, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang anak na lalaki. Si Maria ay tumugon hindi nang may pag-aalinlangan kundi may pagkalito dahil hindi niya lubos na maunawaan kung paano siya maglilihi. Ganito ang kanyang sinabi, paano itong mangyayari gayo ako'y isang dalaga? Sa Lucas chapter 1 verse 34. Para masagot siya, sinabi ng Anghel Gabriel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ang Lucas chapter 1 verse 35 naman ay nangangahulugan na ang paglilihi ni Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria na nanaiba kaysa sa pagtanggap sa kanyang sinapupunan o pagkakaroon sa kanyang sinapupunan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang lalaki sa babae ay isang supernatural na pagdadalang tao o paglilihi at hindi katulad ng paglilihi ng isang normal na babae. At ang pagdadalang taong ito ay bunga ng Diyos sa loob ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay parehong terminong ginamit sa Genesis chapter 40 verse 35 nang si Yahweh ay naliliman ang tabernakulo at ang presensya ng Diyos ay nasa Israel. Si Maria ang bagong tabernakulo, ang bagong kabanangtipan sapagkat nasa kanyang sinapupunan ang presensya ng Diyos. Ngayon, nakita na natin ang mga parte sa banal ng kasulatan kung saan nakasulat ang pagkabirhen ni Maria bago ang kapanganakan ni Kristo. Ngayon naman ay buksan natin ang mga sagradong tradisyon ng simbahan. Ang unang pinagmula ng tradisyon ng nababanggit na pagkabirhen ni Maria bago ang kapanganakan ni Kristo ay ang Apostles' Creed. Nakikita natin ang ilang sa mga sinulat ng halos lahat ng mga sinaunang church fathers tungkol sa pagkabirhen ni Maria. Ganyan kahalaga ang turong ito ng unang simbahan.
ipinapahayag ng naturang kredo na ang Panginoong Hesukristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu at ipinanganak ng Birheng Maria. Dahil isa ito sa mga pinakaunang kredo ng simbahan, mauunawaan natin na tunay na alam ito ng mga apostol ng Panginoon na totoo at itinuro pa nga ito ng pasalita sa mga unang Kristiyano. Ang pangalawang pinagmula ng sagradong tradisyon na nakatuon sa pagkabirhen ni Maria bago ang kapanganakan ni Kristo ay ang maraming mga isinulat ng mga sinaunang ama ng simbahan o mga church fathers din mismo. Bagamat maaari nating banggitin ang halos lahat ng mga ama, basahin natin ang mga salita nila Saint Hippolytus ng Roma, Saint John Chrysostom at Saint Pope Saint Leo the Great. Nakatuon sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo, hiniling ni Saint Hippolytus ng Roma noong unang bahagi ng ikatlong siglo ang Birheng Maria mismo na magbigay liwanag dito. Ganito ang kanyang sinabi, "Sabihin mo sa akin o pinagpalang Maria, sino ang ipinaglimo sa iyong birheng sinapupunan? Oo, maging mula sa panganay ng Diyos na bumaba mula sa langit sa iyo at inanyuan ang panganay ng tao sa iyong sinapupunan, upang ang panganay na salita ng Diyos ay lumitaw na kaisa ng panganay ng tao hango sa kanyang sulat Eranistes Dialogue 1. Sa pagsulat sa talata ng kasulatan sa Lumang Tipan mula sa Isaías chapter 7 verse 14 sa kanyang commentary kay Isaías o sa huli ng ikaapat hanggang unang bahagi ng ikalimang siglo, sinabi ni St. John Chrysostom, kung hindi siya birhen, walang palatandaan ng propesiya, dahil ang isang propesiya ay kailangang kakaiba at labag sa mga batas ng kalikasan, isang bagay na bago at hindi inaasahan, isang bagay na nagbibigay ng impresyon sa mga nakakakita nito at maririnig nito. Kaya naman tinawag itong tanda dahil ito ay namumukod-tangi sa makatwid. Sa simula ng kanyang talumpati, hindi niya sinabi ng simpleng masdan ng isang birhen, ngunit ganito ang kanyang sinabi, masdan ang birhen. Sa pamamagitan ng mga karagdagang mga artikulo, ipinapahiwatig niya ang isang natatanging birhen na naiiba sa lahat ng iba pang mga birhen. Sa bilang 22-2 ng kanyang mga sermon, binanggit ni Pope Saint Leo the Great sa kalagitnaan ng ikalimang siglo kung paano ang pagkakaiba ng kapanganakan ni Kristo nang sabihin niya, at sa pamamagitan ng isang kapanganakan ni Kristo ay ipinanganak ng isang birhen ng walang pagnanasang makalaman ng isang ama na walang pinsala sa kalinisang puri ng isang ina, ang pinagmula nito ay iba, ngunit ang kalikasan tulad ng hindi pakikipagtalik sa tao kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay naganap, sapagkat ang isang birhen ay naglihi, isang birheng tunay at isang birheng siyang nananatili. Dumako naman tayo sa pagiging birhen ng mahal na Birheng Maria noong kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang kahulugan ibinigay sa atin ni Pope St. Martin I sa bahagi ng dogmang ito ay partikular na nagsasalita tungkol sa kaganapan o ang takdang panahon ng kasaysayan, kung saan ipinanganak ng mahal na Birheng Maria ang Panginoong Hesukristo. Sa puntong ito, nang magtagpo ang langit at lupa sa kapanganakan sa Bethlehem, nang hindi inalis ang pisikal na pagkabirhen ni Maria, iniwan ng sanggol na Jesus ang sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay lumabas sa sinapupunan ni Maria nang hindi pisikal na nilabag ang kanyang seal of virginity o virginitas in partu. Kung paanong ang liwanag ay dumadaan sa salamin na hindi nasisira ang salamin, gayon din ang ating Panginoong Hesukristo na dumaan sa sinapupunan ng kanyang ina, ang Birheng Maria na hindi nilalabag ang kanyang perpektong pagkabirhen ng katawan. Ang aksyon na ito ng Diyos ay nagpapakita sa mundo na ang pagkabirhen ni Maria ay ang perpektong tanda ng kanyang panloob at panlabas na pagkabirhen. Ito ay isang dalisay na katawan at kaluluwa. Itinuturo ito ng simbahan mula sa mga unang siglo at ang ikalawang bahagi ng dogma na ito ay tumutukoy sa pisikal na pagkabirhen ni Maria noong kapanganakan ni Kristo. Ngayon, bago natin suriin ang mga referensya ng sagradong tradisyon gaya ng ginawa natin sa unang bahagi ng dogmang ito, suriin muna natin ang banal na kasulatan.
Tulad ng unang bahagi ng dogma, ang talata ng banal na kasulatan na partikular na nagsasalita tungkol sa pagkabirhen ni Maria ay mula sa Isaías. Ang propesiyang ito ay hango mula sa mga pangunahing propeta ng Lumang Tipan ay nagsasalita tungkol sa isang birhen na hindi lamang nagdadalang tao ng isang bata, kundi nanganak din ng isang anak na lalaki. Narito ang birhen ay maglilihi at manganak ng isang anak na lalaki. Dahil itinuturo ng simbahang Katoliko na ang pagkabirhen ni Maria ay nananatiling ganap na buo kahit noong kapanganakan ni Kristo, tingnan natin ang ilan sa mga sinaunang church fathers na nagtuturo ng doktrinang ito. Ang mismong kadakilaan ng kanyang kapangyarihan na hindi nakakadarama ng kakitiran at makitid na bahagi nito ay nagpayaman sa sinapupunan ng mahal na birhen, hindi lamang sa panlabas na dulot nito, kundi sa isang likas na panganganak. Ang kapangyarihang ito ay naglabas ng katawan ng sanggol mula sa hindi nalalabag na pagkabirhen ng sinapupunan ng ina, habang ang katawan ng lalaking sanggol ay tumagos sa mga sagradong pinto. Ipagkaloob natin na magagawa ng Diyos ang isang bagay na inaamin natin, hindi nating mauunawaan, sapagkat sa ganitong mga bagay, ang buong pagpapaliwanag ng naturang gawa ay nasa kapangyarihan ng mga gumagawa. Sa pagsasalita ng isang sermon tungkol sa pagkakaiba ng pagitan ng birhen ng kapanganakan ni Kristo at ang pagsilang ng mga bata sa pamamagitan ng ibang mga babae, na ito'y tinuro ni St. Peter Chrysologus. Nasaan ang mga nag-iisip na ang paglilihi at pagsilang ng birhen sa kanyang anak ay maihahalin tulad sa ibang babae, sapagkat ang huling pangyayaring ito ay isa lamang sa lupa at ang birhen ay mula sa langit. Ang isa ay isang pangyayaring banal na kapangyarihan, ang iba pang kahinaan ng tao, ang dugo ay tahimik at ang laman ay namangha, at ang mga miyembro ng laman ay inilagay sa paghinga, at ang kanyang buong sinapupunan ay tahimik sa panahon ng pagbisita ng makalangit na sanggol. Ang birhen ay naglihi, ang birhen ay nagsilang ng kanyang anak, at siya ay nanatiling birhen. Mga sermon noong AD 450. Dapat datapwat kung paanong iniingatan ang ipinaglihi ng nagdadalang tao na dalaga pa, ay gayon din naman iniingatan ng ipinanganak ang kanyang pagkabirhen. Dinadaanan time's lamang up, siya. Kapatid na Art, time's up na po. 10 minuto na. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid na Art. Napaka-detalyado no, ng iyong presentation. Naway naunawaan yun at nagbibigay yun ng impormasyon sa ating mga kapatid sa iba't ibang sekta na tumutulig sa po sa dogma ng Birheng Maria. Muli mga kaibigan, maaari po kayong makapagtanong, makapag-comment sa ating live, sa comment section sa live no, sa Debtors Convention. Pero dito sa room, maya, pwede po kayo makapagtanong. So proceed po tayo sa second speaker sa hapon na ito. Sino ba yung second speaker natin ngayon? Go ahead po, 10 minuto sa iyo. Okay po. Start na po ba? Sige, kapatid na Sunray, start na. Matatapos ka alas dos. Sige po. Si Maria ay isang birhen. Si Maria ay pinararangalan ng Iglesia Katolika bilang mahal na birhen dahil siya ay namalaging birhen, bago, habang at matapos isilang ang Panginoong Hesukristo. Sa Second Council of Constantinople 533 AD ay parthenos, salitang Grego na ang kahulugan ay laging birhen o ever virgin sa Ingles. Ito ay isa sa mahalagang aral ng Iglesia Katolika pagdating sa pananampalataya na dapat niyong tanggapin, mga putsol. Dito sa Isaiah 7 verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah ay naganap ayon kay San Mateo, ang paglilihi ng mahal na birhen sa ating Panginoon. Mateo 1 verse 22-23, ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, narito, isang dalagang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Merong dalawang mensahe ang sinasabi ng talata. Una, ang birhen ay maglilihi at manganganak. Huwag nating kalimutan na ang pinag-uusapan dito ay isang tanda. Hindi ito isang karaniwang pangyayari kundi isang propesiya tungkol sa paglilihi ng mahal na birhen ng sa Panginoong Hesukristo lalang ng Espiritu Santo.
Mateo 1 verse 18 to 20, ganito ang naging kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang ina na si Maria ay nakatakdang makapangasawa si Jose, ngunit bago sila magsama, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na Espiritu Santo. Kaya sa kanyang panganganak ay hindi napinsala ang kanyang pagkabirhen. Di ayon dito sa answer to those sex question by Population Center Foundation booklet, page 2, column 2, how is virginity lost? Virginity is lost at sexual intercourse, which is the penetration of the vagina by the penis. So malinaw, dapat may pagtatalik na naganap. Ang pagkakilanlan ni Jesus ay alam na alam natin, siya ay tinawag ni Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Gayun din ang pagkakakilanlan ni Maria, siya ay isang birhen. Dito sa Lucas 1 verse 27, isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni David. So malinaw, ang pagkabirhen ni Maria ay isang katangian na nananatili, at ang mismong katangian na ito ay tuwirang tinutukoy sa pagkatao mismo ni Maria. At si San Lucas, binigyan din ng diin ang pagkabirhen ni Maria. Diyan niya sa Lucas 1:27, na binigyan diin din ni Propeta Isaias sa Isaiah 7 verse 40, na ang sabi niya, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Dito sa Lucas 1:34, paano pong mangyayari ito? Gayon ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Matapos magsalita si Anghel Gabriel na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, pagbibigyan ng luklukan ni David na kanyang ama, tumugon si Maria. Paano ito mangyayari? Gayon ako'y walang nakikilalang lalaki. Kahit na nauna nang binanggit si Maria ay ipinagkasundo na sa isang lalaki, bakit hindi naisip ni Maria na si San Jose ang magiging ama? Yun ay dahil nais ni Maria na siya ay manatiling birhen kahit makasal na siya kay Jose. Mateo 1 verse 18, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Lucas 1 verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, muli umalis na ang anghel. Hindi ito ordinaryong pagtugon sa kalooban ng Diyos, kundi ito ay pagpapakita na ang dakilang pananampalataya at pagtalima sa Diyos. Kaya nga si Maria ay tinawag na pinagpala sa babaeng lahat at tatawaging mapalad ng lahat ng salit-saling lahi dahil sa dakilang pananampalataya ni Maria. Ipinapakita dito ang ganap na paghahandog sa sarili sa Diyos, isang paghahandog na hindi magagawa ng isang ordinaryong babae. Ayon kay San Pablo sa 1 Corinto 7 verse 4, ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. At nag-aasikaso sa bagay ng daigdig. 1 Corinto 7 verse 34, magkaiba ang babaeng may asawa at ang babaeng walang asawa. Ang babaeng walang asawa ay nagsusumikap sa mga bagay para sa Panginoon upang siya ay maging banal, kapwa ang kanyang katawan at ang kanyang espiritu. Samantalang ang babaeng may asawa ay nagsusumikap sa mga bagay ng sanlibutang ito kung papaano niya mabibigyang lugod ang kanyang asawa. At ito ay nagpapahiwatig na si Maria ay habang buhay nagpakabirhen at nanatili ang pagkabirhen. Ang pagkabirhen ni Maria ay nagpapatunay sa malayang pagkilos ng Diyos sa pagtupad ng pagkakatawang tao ni Jesus na kanyang anak at ang ganap na paghahandog ni Maria ng sarili sa Diyos. Ito ang katotohanan ng aral ng Iglesia Katolika na binabaliwala at itinatanggi ng mga sulpot o peking sekta, I repeat, Jafik na sekta, na itinatakwil nila ang pagkabirhen ni Maria. Kaya't ang sino man tao na hindi tinatanggap si Maria, itinatakwil ang kanyang pagiging ina ng Diyos, sila ay matatawag at tuwiran kong tatawagin na sila ay kampo ni Satanas, anak ng Diablo, anak ng dilim, na may maitim na gilagid. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Napakaganda ng iyong salaysay, kapatid na San Rio, at tunay nga no, na nananatiling berhin si Inang Maria mula pa sa kanyang, of course, yung pagkatao niya hanggang sa nakaanak,
hanggang namatay doon. I mean, hanggang sa nagsama na nga si Inang Maria at si Jose na nanatili pa rin birhin si Inang Maria, mga kapatid. Ngayon, sana eh naunawaan nyo ng mga sulpot na nandito. Oy, Riuel, naunawaan mo ba yon? Sana naunawaan mo yon at magising ka na, Riuel, no? At umalis ka na dyan sa sekta mong kinaniba na SDA. Cyrus, naintindihan mo ba yung pahayag? No? Sana naintindihan mo yan, Cyrus, ha? At saka sa lahat ng mga... Oy, si Lito! Lito! Na alam ko na unawaan niyo ni kapatid na Lito ng saksi, pero dahil bulag at corrupted yung puso ni Lito, marahil hindi niya yun tatanggapin. Anyway, mga kapatid, dadako na po tayo sa ibang speaker sa hapon na ito. Sige, third speaker, go ahead po. Sino bang third speaker natin? Bim. Si kapatid, si Bim. Si kapatid na Bim. Yes, kapatid na Bim. 10 minuto sa iyo, kapatid. Bro Joel, yes. Pass po muna ko ngayon. Okay. I understand. Okay, dadako tayo sa ibang speaker. Our next speaker, sino? Ako na lang yan, Joel. Sige. Kapatid na... John Real, is be John Real, quiet. So, sa akin, wala. Pag-abot virginity talaga. So, bago ko, bibigyan ng mga verses yung papalinguanan sa virginity, titingnan ko muna, basahin ko muna yung definition niya. Sabi dito, virginity, the quality or state of being virgins. Virgin. Amen. So, malinaw dito na. Kaya, doktrina ng Katoliko, bang Katoliko ang pagka virgin ng Mama Mary. Kasi ganito 'yan. So ang simbahan ay banal talaga. So pag sinabi kasi natin virgin, ulis talaga 'yan, 'di ba? So yes. Hindi yan mapasukan ng karumihan talaga. So kasi nandoon yung banal na espiritu sa kanya eh. So ganun. So dahil ang Mama Mary nandoon na nanahan sa kanya yung pag banal na espiritu. Hindi pwede talagang may pasok siya na hindi na siya virgin kahit man lang sa nag-asawa na siya kay Jose. Dahil walang kaugnayan doon na para gawin mong argumento na sabihin mo, hindi na siya virgin, nag-asawa na may asawa na siya ni Jose. So yan yung mga attacks nila, no? Hindi na daw virgin kasi nag-asawa sa physical. Pero walang katibayan sa Biblia na nagsasabi na hindi na virgin si Mama Mary sa physical nang dahil sa pag-aasawa niya kay Jose. So yun yung malinaw. Amen. So paratang lang. Hindi nila kayang i-emphasize yung paratang nila na hindi na virgin si Mama Mary sa physical. Wala silang sapat na katibayan diyan. So dahil may paglilinaw sa Biblia na nakasulat about sa Mary, yung pag-aasawa. So, kung babasahin ko yung verse dito. Kung nagkasala ba si Mama Mary? Pag sinabi kasi natin, pag nandun yung kasalanan sa tao, yung pagka-virginity talaga, wala na yun, di ba? Parang pumasok na ang kasalanan sa kanyang pagka-virginity. Like, for example, kung isa kang tao na, hindi ka talaga nakikiapid, wala kang ginawang So, mabilang ka din sa tinatawag na virgin. So kaya nga may sa doktrina ng simbahan, maraming mga madre na tinatawag na virgin, di ba? So parang sa mga saint namin, santas namin, kaya sila tinatawag na virgin. In physical and in spiritual yan eh. Kaya siya na-declare ng simbahan na mga santas. So dito tayo sa physical tayo, aspect. Kung magkasala ba ang babae, virgin siya tapos mag-asawa siya. Like for example lang natin yung kay Mama Mary at kay Joseph, Saint Joseph, di ba? Like doon tayo example. So tingnan natin doon kung wala na ba ang pagka-virginity ni Mama Mary nung nag-asawa sila ni Saint Joseph. Hindi, kasi ang sabi ng talata ng Biblia ganito. 1 Corinthians 3:28.
sabi ng City 28, so isang sitas na sabi ng ano dito. 27, unahin ko, dalawang verse itong ano, sa Korinto. Natatali ka ba sa asawa? Question mark to eh. Huwag mong pagsikaping ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Question mark din to eh. Huwag kang humanap ng asawa. Diba? So, kung may mag-asawa ka na, may asawa ka na, kasal ka na, so, naalis na ba doon ang pagka-virginity? Hindi yan, pwedeng i-argument mo yan, na hindi na yan, hindi yan si virgin physical. Kasi ikaw ngayon, na, di ba? Ikaw yung first time. Ba? Like the Holy Spirit, ba? Down to Mama Mary, ba? Down to Mama Mary, doon siya parang nagkalaman, ba? So, 9 months, di ba? Laliman lang ang mga logic na analogy sa Biblia. So dito sa atin din sabi, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala, di ba? So meaning to say, dahil kahit nag-asawa man si Mama Mary at si Jose, hindi mo pwedeng alisin doon ang real doctrine about virginity nang dahil lang sa katwiran mo na ipapasok mo doon na lalagyan mo ng karumihan ang Inang Maria. Maling gawain yan, brother. Believe me, maling gawain yan. Pagsisihan nyo yan sa bandang uli. At kung ang isang dalaga ay mag-aasawa, ay hindi siya nagkakasala. Di ba? So, that of what, ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman. At ibig ko sanang kayo'y iligtas. O, di ba? So, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. So, malinaw dito, di ba? So, kaya nga, virginity, titingnan nyo kasi yung mga pag-unawa about virginity, ba? Hanapin nyo yung mga tamang-tamang pagpahayag about sa virginity, ba? Hanapin nyo yun na parang, kaya pala, virgin na may doktrina ang simbahan nito about virginity. Kasi, ang simbahan kasi ng Panginoong Jesucristo, flawless yan. Even though yung mga mananampalataya sa simbahan, mayroon na mga mistake na nagawa sa kanila mga sarili. Pero noted niyo, talagang hindi pwedeng magkasala yan ang simbahan na yan. Diba? So, ayun dito. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. So, dito pa lang, malinaw na. Si Mama Mary na dalaga, na naging asawa ni Jose, nagkasala ba siya? Hindi. Walang sinabi ng verse na nagkasala siya. So, nandun pa din yung aspito ng pagka-virgin niya as a declared from the angels, di ba? Ang angels na mismo nagsabi niya, di ba? Ayon sa Lucas, magbabasa at sa Mateo, sa dalaga, mga anak ng batang lalaki. So, selected yung pagka-virgin. Ang Diyos na mismo naglagay, hindi ang simbahan ang nag-ano dyan ha, kundi ang Diyos na mismo nagsabi niyan about virginity ng Mama Mary. Hindi kami ang kalaban nyo, kaming mananampalataya. Tagapagtanggol lang kami sa mga batikos nyo. Pero ang kalaban nyo dyan, kung titingnan nyo sa sentido kumo nyo, ang nagsalita doon about Mama Mary as a virgin. Tinitwist nyo yung sinalita doon na galing sa anghel, mula sa Diyos, galing sa Diyos, na pinapadala ng anghel kay Mama Mary. Kayo ito at naniste kayo itong nag-twist doon sa mga salita ng Diyos, hindi kami. Nagdidipinsa lang kami eh. Di ba? So malinaw doon sa sitas. Isa pang marami kasi kung marami akong sitas dito na parang siya pa, makalaman siya na pero hindi pinatibay na talagang magkasala ang tao. Pwera na lang kung gagawin mo talaga itong not professional married pagkikipagtalik ba? Kumbaga hindi educational na pag-asawa ba? Kung gagawin mo 3 minutes. Yes. Kung gagawin mo 'yon, so talagang mapapasok mo siya sa sin, pero hindi. May tamang proseso yung kay Mama Mary at kay Joseph eh. So nandoon pa din nananatili yung pagka-flawless niya, so yung pagka-virginity niya.
So, isa pang talata dito. Vision. Because of that invasion. Same mo na. So doon sa episode ano, Ephesians. Mahaba kasi ano, marami akong mga verses dito kaso lang hindi abot yung oras sa explanation about sa mga verses. So, yung talata na lang yun siguro ang inaano ko, ina-apply ko ba sa pare-copy ko sa virginity. So, binigyan ko ng paliwanag. Kasi kung isa-isahin ko itong mga talata ito, ito kasi nakasabi ito, the Bible of emphasizes the significance of virginity on numerous occasion following are some of the verses. So, maraming verses ito. So, dahil hindi abot sa oras kung isa-isahin ko ito na explain yung mga verses na ito. So, dyan na lang ako sa... tatapusin ko na lang yung oras dyan, Joel, kasi marami pang maganda. Okay. Salamat, Super Bishop John Real, sa pagandang pahayag mo at napatunayan, napatindig mo ngayon na hindi nga talaga nawala yung pagka-birhini ng Maria. Kahit siya ay nagkaroon ng asawa, no, na si pamamagitan ni Papa Jose, pero wala pong nangyaring pagtatalik sa pagitan po ng dalawa. Kaya nanatili na ako na ba next ng Maria. Okay, so dadako po tayo sa ibang speaker na naman. Sa I do understand, si Kapatid Nash ang siyang magbibigay ng pahayag sa hapon ito. Kapatid Nash, 10 minuto sa iyo, kapatid. Okay, maraming salamat, bro, no. Yes, correct, no. Si Mama Mary, no, is a virgin until then, no. So alam naman natin, even in the Old Testament, no, walang sinabi do sa Old Testament na ang birhen ay mga nganak at after noon yung birhen na yun ay hindi na siya magiging virgin. Walang ganon. No, even in New Testament, no, wala rin ganon na after manganak ni Jesus Christ eh hindi na siya magiging virgin, no. Kasi ang mangyayari na ano, lalabag na doon sa oti, no, lalabag na tayo sa oti. So anyways, maganda yung mga explanation ng mga nauna nating speakers. Actually, I really admire yung mga explanations nila. So talagang maganda yung mga explanations. Pero ito yung explanation ko, no? Something versatile doon sa mga explanation ng mga ating nauna. So dadako naman tayo, no? Ano ba yung tradition ng mga Hudyo, no? When it comes to the marriage, no? Yung contract. Si Kristo, no? Alam naman natin he is a son of God, no? And ang tumayong poster father niya, no, eh si Saint Joseph, no? And then si Joseph, according sa tradition, no, na si Joseph is kinausap ng Diyos, no? Ito yung contract. Makikita natin kung ano yung kontrata ni Joseph doon kay Mary, no? Kung bakit siya sumunod, no, doon sa Diyos, no? Basahin natin muna yung talata bago tayo pumunta doon sa tradisyon kung totoo bang nagkakaroon ng kontrata, no? So ito yung nangyari. Joseph accept Jesus as his son. No, nakalagay dito, no, international version na Matthew 1 verse 18 to 25. No, this is how the birth of Jesus Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. So that is the contract, no. Pag sinabi natin marriage, no, that is a covenant o kasunduan, no. Yung sa kasunduan na yun, meron kontrata. No? Kasi hindi kayo pwede magkasundo nang walang kontrata. Because Joseph, her husband, was faithful to the law. Not faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. Ayaw siyang i-dispose sa public disgrace. No? Kasi actually, disgrace yon, some of the Jew, pinarurusahan din ng mga babae na walang asawa.
no, nabuntis na wala asawa, no? That is a very forbidden para sa kanila. So he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this as angel, eto na, an angel of the Lord appeared to him in a dream. No, nagpakita kay Joseph and said, eto yung contract, no? Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because, no, what is conceived in her is from the Holy Spirit. So technically, alam na ni Joseph na hindi siya ang totoong asawa, kundi tatayo lang siya, no, para hindi lang ma-disgrace yung birhen, no? Ito, because naniniwala sila Joseph, no, na yung Messiah ay darating. That's why he believed, sila yung mga sinuunang Kristiyano, no, he believed na yung kinikerry ni Mary, that is the Messiah, no. That's why he believed also, no, that Mary, no, siya yung inausap din ng Holy Spirit, no, through angels, no. So ito na, so tingnan natin. Nakalagay dito, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. So this is the contract. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng pangalan. So ito na yung instructions na ibinigay kay Joseph, no? So sabi dito, because he will save his people from their sins. So alam na ni Joseph kung ano yung trabaho ng anak, no? All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. No? So tinitingnan para ma-fulfill yung mga sinabi ng mga propeta sa Old Testament, no? The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us, no? When Jesus spoke, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him. Daw ginawa niya yung commanded, yung kinuman sa kanya ng angel. And took Mary home as his wife. Oh, so ito na yung contract. Sinunod niya na yung utos, yung instruction. So merong instruction sa kanya, no? Wala doon sa instruction na galawin si Mary. So wala, no? Bakit? No? Wala doon sa instruction na, oh, sige, after mo ano, sayo na yan si Mary, no? Walang ganun. So merong contract, no, na naganap. So basahin naman natin ang tradisyon ng mga Diyo na basa tayo. Nakalagay dito, no? Ano ba yung tradisyon nila? According to the Talmud, no, Yab Yeshuda taught the 40 days before a male child is conceived, a voice from heaven announces, no, whom daughter is he is going to marry, literally, a match made in heaven, in Yiddish, no? So this is the contract, no? So Besher, so shortcut natin. Punta tayo dito. So ito po yung shortcut na ating babasahin, no? As part, no? Ito, no? Ayon to sa yung kidushin kasi, no? Kapag ikaw is under of kidushin, pwede mong gamitin, no? Yung, kasi binili mo yung babae, no? So pwede mong gamitin according to the law of kidushin. Pwede mong gamitin ng babae, no? Yun yung true money, no? According to the law. But ito yung meron, no? Ang portion, kaya ang mga Hudyo, early Christian na Jew, they do believe, no, walang pagtatalo that Mary is still a virgin after niya magpakasal kay Joseph. Walang pagtatalo. Bakit? Nasa kostumbre nila, no? Alam nila yung mga kontrata, for example. Ito yung kontrata na tinatawag in Mishnah at Talmud na Ketuvah, no? Yung Ketuvah, no, as part of wedding ceremony, the husband gives the wife a ketubah. The word ketubah comes from the root ketuvev, meaning writings or contract. So they have contract, no? Dito sa ketubah, depende kung anong kontrata ang ilalagay mo pag sinabi ng babae na walang mangyayari sa atin at magsasama lang tayo at pumayag yung lalaki, that is considered as marriage. No? Ayan, nasa law nila yan, bro. Ah. Nasa batas yan ng mga Hudyo.
No? Hoy, oh, wait lang, wala edit ako. Medyo may maingay ko, sir. So, yun ano, para alamin natin at makita natin, bakit nga ba yung mga sinaunang mga Kristiyano ay naniniwala na si Mama Mary is a virgin, no? And forever virgin. Because, 3 minutes. Tanda natin, ang mga Kristiyano, mga sinaunang Kristiyano, yan ay mga Hudyo, no? That's why alam nila yung kostumbre nila. Kaya wag po natin i-interpret ang Bible, no, through modern eye. We should interpret the Bible, no, into Jewish eye. At alamin niyo yung mga kostumbre nila para mas lalo niyo po maintindihan. No? Ganun po ang pag-aaral ng Biblia. Hindi po natin pwedeng interpret 'yan. Hindi kasi ganito sa modern eh. Modern 'yun eh. No? So, in-interpret mo siya in a modern time, so hindi mo siya maintindihan. So, magkukonclude ka, may nangyari. Kasi moderno yung thinking mo. Dapat i-interpret mo siya according to the law, no? According to their tradition. No? So, ganun po yung pag-interpret. So, maraming salamat. So, yun lang ay dadagdag ko. Nawa, may napulot po tayo. Okay, salamat po. Napakaganda, kapatid na Nash, very informative, no? Sa hapon na ito, napakinggan po natin yung tradition, yung batas, yung contract. Kaya naman pala nanatiling parents inang Maria dahil sa kontrata na yun, batay sa batas at tradisyon ng mga Hudyo. So walang duda mga kapatid, naway naintindihan nyo na teka, Miss Moderator, wag po ako mute. Ako ang nag-aaral kasi. Naway naintindihan niyo ng mga sulpot na nandito, si Pastor Valer, no? Si Sherwin, Marel, hindi niya ito alam. Ngayon niya lang naalam to. Si Sispo, umalis ka na Sispo sapagkat bumalik ka na sa Katoliko para hindi ka na magikambing. Ano po, no? Anyway, dadako na po tayo, no, sa iba pang speaker. Unahin natin mga kapatid si si Super Bishop Idong. 10 minuto sa iyo, kapatid na Idong. Yes, magandang hapon muli. Salamat, Grand Bishop Joel. Magandang hapon muli sa atin, ano, lahat. Saan man tayo panig ng mundo. Magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali. Okay. Ang ganda po ng topic natin ngayon, ano? Ang lakas ng topic natin ngayon, ang lakas mang asarto sigurado. Gagamitin ko itong unahin ko muna yung talata na binabasihan po nila. Yung Mateo Kapitulo 13, versikulo 55 hanggang 56. Pero hindi ko na yung babasahin, pero alam ko yun ang pinagbabasihan nila at sinusuportahan naman nila yan ng kanilang referensya na dinampot, no? Ito ang sabi dito. Remember, Jesus' Father is the Holy Spirit, born without sex, born by virgin. The biological brothers and sisters of Jesus with sex, Father Joseph. Naka-close parenthesis pa yan, ha? Saint Jerome and his friend Bonosos. Ibig sabihin, ang kanilang referensya na ginagamit po ay yung kay Bonosos. Ayan. So, dadakong naman tayo ngayon. Sino ba itong si Bonosos na kanilang ina-idolo? Tingnan natin, ano? Okay, basahin natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito si Bonosos ay isa itong pare, no? Paring Katoliko. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Kung mali man ako, i-correct nyo na lang. Oh, isa siguro ito na bishop, no? Ang sabi dito, whether besides denying Mary's perpetual virginity, Bonosos also denied Christ's divinity. Nakita nyo? Ito pala si Bonosos, mga kapatid, ano? Hindi lang pala siya naniwala doon sa pagka-virgin ni Mary, bagkos yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, dininied pa niya. Mga napastangan talaga itong mga putsol na ito. Oh. Amen! Amen! I-shortcut ko na kasi may silang oras natin sa dulo. Ang sabi dito, ano, and to the later adopted sonship, the baptism conferred by the Bonosians was by some declared valid
and by others invalid. Ang galing talaga ng bonuses niyo, ano? Akalain mo yun? Yung binyag daw na pinagkaloob ng Bonusians ay idiniklara daw ng ilan na wasto, no? Pero yung iba nilang kaanib ay invalid. Kontra-kontra na. Ano ba yun? Kung kukuha kayo ng referensya na pang-suporta nyo doon sa verse na ginagamit nyo, yung makatotohanan, kapatid. Yun! Ngayon, dako naman tayo doon sa ano. Napakalapastangan nyo, ano, mga kapatid. Napakalapastangan ng mga to, eh. Anong tingin nyo kay... Yes? Wag nyong itulad si Jose. Baka ibang Jose naman ang inyong kilala. No, hindi yung Jose na asawa ni Mama Mary. No? Ano kadain nyo? Ano bang pagkakilala nyo kay Mary? Baka hindi si Mary yun, mga kapatid. Baka ibang Mary yun at baka ibang Jose din yun. Nagpapatawa itong ating mga kapatid. Ngayon, dadako tayo. Baka mabusan tayo ng oras. Tama na kay Edong yung pang-aasar mo. Okay. 391 AD, ano, yung kay Bonosos. So dako naman tayo dito sa kung yung itong paniniwala na virgin pa ang ating Inang Maria. No? And ito, basahin natin. Tingnan natin, ha? Ito si Athanasius, ano? 360 AD. Basahin natin. Let those therefore who deny that the Son is by nature from the Father and proper to his essence deny also that he took through human flesh from the virginity Mary. Ito naman kay ano na, naman tat Epiphanius 375 AD. We believe in one God, the Father Almighty, creator of all things, both visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, who for us men and for our salvation came down and took flesh, that is was born perfectly of the Holy Ever Virgin Mary. Amen! Amen! But, kailan ba ito? 374 AD. Yung kay Bonosos, 391 AD. Sumalayo pa, no? Malayo pa. Tingnan naman natin dito. Nakapon ko si Kaido ngayon, ha? Tingnan naman natin dito yung kay ano. Anong aklat yan, maaaring kung totoo siya sabi mo? Tika. Sponsored program ito. Bayad po ng Templars ito. Mamaya na po kayo mag-irit pagkatapos ng presentations lahat. May oras naman po kayo. So, okay, tuloy natin, ano mga kapatid. Huwag muna kayong mag-iyakan. Ha? Kasi, sinasabi nyo kasi si Maria hindi na virgin. So, kung hindi na virgin si Maria, ibig sabihin, ang katwiran nyo kasi, ang argumento nyo kasi dyan, mga putsol, ano, hanggang sa pagkapanganak daw kay Kristo, doon na daw nagkaroon ng ano, ng sex intercourse. Naku, napakasinungaling nyo. Saan talata mababasa yun? Ha? Wala naman lumabasang ganun, eh. Mga invento niyong aral talaga. No? Anong palagay niyo kayo si Elis Manalo? Si Elis Soriano? Ha? Oh, ayun, nasasaktan kayo. Ha? Si Felix Manalo, maniniwala pa ako. Baka si Mary yon, hindi si Mama Mary talaga yon yung tinasabi niyo. Ano? Baka ibang Mary yon, baka si Maria Aling Rosita. No? Ang gagaling nyo talaga mag-invent ng aral. Tingnan nyo nga, ha? Tingnan nyo. Yung ito si Martin Luther, ha? Ito. Ayan, sabi ni Luther, naniniwala talaga si Luther. 3 minutes. Okay, 3 minutes pa. Okay, aabot ito. Ito sabi ni Martin Luther, oh. Oh. Christ our Savior was the real and natural fruit of Mary virginal womb. Amen. This was without the incorporation of a man, and she remained a virgin after that. Ngayon, sasabihin nyo, hindi virgin, eh, yung
yung idol nyo si Martin Luther, eh, nagkakaisa pa naman kayo dyan, sinasabi nyo na, tama, tama ang ginawa ni Luther. Pero si Luther naniniwala na ever virgin ang Mama Mary namin. Ingit kayo ang tumpanyak. Hindi kayo makakarating sa karyan ng Diyos. Two minutes. Oh, si Joe Mang hindi makakarating kasi hindi siya virgin. Ngayon, papalagin tayo kay Kaidong. Tingnan natin si Ellen G. White. Virgin ba yun? Yun ang hindi talaga totoong virgin. Ano? Patunayan niyo sa akin. Patunayan niyo kay Kaidong na virgin si Ellen G. White. Gigilitan ko ang sarili kong leg. Sige, mapatunayan niyo yan. Kaidong. Umaya na kayo umiyak. Oras ito ng tingin. Mamaya na nga kayo. Mamaya na. One minute. Okay. One minute. Ngayon, napatunayan na po ni Kaidong ano, na yung kanilang mga argumento ay palpak. Ibig sabihin, kayo ng sablay. Oh. Ngayon, magagalit kayo kay Kaidong. Eh, bayad namin ang oras na ito. Ngayon, pag siningil kayo ni Kaedong, magbabayad ba kayo sa kay Kaedong? Oh. Ayun. Atayin nyo yung oras. Huwag kayo lapas tangan. Hindi nyo kilala yung nagsasalita ngayon. Super. Super bishop. Oh, respeto nyo. No? kung naiinis kayo, naasar kayo kay Kaedong, aba, i-message na lang si Kaedong. 10 seconds. Okay. 5 seconds. Tatapusin ko na lang dyan. Tatapusin ko na ang aking oras. Maraming salamat po muli. Pagpasinsyahan nyo na po si Kaedong. Ang kapayapaan po ang mga ibabaw sa ating puso't isipan. Napakaganda. Totoo ba yung Kaedong na... Oh, teka. Di, mamaya ka na magsalita. May speaker pa tayo. Eh. O mamaya naman, may isang speaker pa kami meron pa, pakinggan mo muna, ha? Huwag ka munang atat na atat, kapatid na di. Eh, kung atat na atat ka, Edilos, bayad yung oras. Edilos, bayad yung oras. Bayad kasi itong oras to. Kukuha kayo ng oras dito kung gusto nyo, no? Anyway, maraming salamat kapatid, Super Bishop Idong, sa iyong pahayag. Sigurado inatamaan naman itong mga sulpot na nandito, si Lito, si Boyet, Riwel, si Rene. Nako, lalo na si Cyrus at saka si Sitos, no? Re-react mamaya si Pastor Valeriano, sigurado yan, saka si Iskinol. Anyway, dadako tayo sa last speaker natin sa hapon na ito, si Kapatid Narasya. Kapatid Narasya, go ahead po. Okay, maraming salamat, Bro Joel no, at saka si Edong. Ito na nga yung problema ng mga protestante. Ito sila Pastor Val, sila de. Kung sila ang magiging Joseph, talagang gagalawin nila si Maria. May pagka-ano din tong mga to eh. No, kaya nga hindi kayo ginawang Joseph kasi gagalawin niyo si Maria. Alam niyo naman napakaganda yung mga ano, 'di ba? Na mga ano Israelites, ay magaganda yun eh. Kung sila itong magiging Joseph, gagalawin nila. Kaya nga hindi talaga pinahintulutan kayong mga pastor kayo, kayong mga ministro kayo, kayong manggagawa kayo na maging Joseph kasi gagalawin niyo si Maria. Masisira yung plano ng Diyos. Pabihira kayo mga kapatid, oh. Kung titingnan nga natin mga kapatid doon sa Old Testament, yung kaban ng tipan, ginawa talaga hindi talaga pinagagalaw 'yon. Yung nasa loob ng kaban ng tipan, 'di ba? Meron yung Word of God, meron dong mana o bread galing sa langit, merong tungkod kay Aaron, yung rod of Aaron. Gaya din ni Jesus, 'di ba? Si Jesus, salita ng Diyos sa John 1:1. Siya din yung bread of life sa John 6:48. Siya din yung ruler with a rod, 'di ba? Doon sa Revelation 12:5. Tupad na tupad. At kung sino si Maria, siya yung living ark of covenant na hindi pinagagalaw. Amen. Kayong mga sumpot kayo, kayong mga pastor nyo, gustong-gusto nyong galawin. Ewan ko ba kung bakit, no? At doon sa ano nga, sabi nga ni Kaedong, kahit nga yung tinatawag yung church father, ipalagay na natin mga church father ninyo na to, si Martin Luther, dudugtungan ko ha, kahit si John Calvin mga kapatid,
isa siyang reformed theological tradition yan si John Calvin. Nag-aano din siya na si Mary perpetual virginity based on spiritual scriptural passage. Kahit si Zwingli, mga kapatid. Ha? Kahit si Zwingli, sabi dito, I firmly believe, ito si Zwingli ha, yung idol nyo to eh. I firmly believe that Mary, according to the words of the gospel, as a pure virgin. Yun, eh. Pure virgin. Yan. Yung mga fountain nyo, yung mga asawa niyan, yan yung hindi virgin. Gaya ni Ellen G. White. For sure, hindi si Ellen G. White hindi virgin. No? Kahit si John Wesley ng Methodist, mga kapatid, sabi niya sa letter to a Roman Catholic, I believe that he, Jesus, was made man, joined the human nature with the divine in one person, being conceived by a singular operation of the Holy Ghost and born of the Blessed Virgin Mary, who as well after as before she brought him forth, continue a pure and unspotted virgin. Virgin na virgin talaga. Kaya huwag niyong ipagmalaki yung mga nanay, yung mga asawa na mga founder nyo. No? Kasi yan, for sure, hindi yan virgin. Yung founder namin, yung nanay niya, virgin na virgin, hindi ginalaw ni Joseph. Kaya nga yung mga pastor nyo, hindi ginawang Joseph. Hindi talaga ginawang Joseph kasi gagalawin nyo eh. Matatakaw sa laman. Oo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang isa din sa kanilang ginagamit na pantira sa atin patungkol doon sa Mateo 13:55. Sabi dito, is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas? Ayan. Diyan daw sa talata, mga kapatid, pinapakita daw diyan na si Jesus merong mga kapatid. Tingnan natin kung talaga bang merong kapatid. Ha? Sabi dito sa Mateo, sabi dito sa, tingnan natin ha, sa Mateo 12:49-50, sabi dito, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae. Uy, ibig sabihin dito, ang dami palang, sabi pa dito, at ina. Dito, sinasabi, no, meron siyang maraming kapatid at maraming ina. Ibig sabihin, si Jesus, maraming ina. Gagamitin nila itong argumento na ito. At kung titingnan natin, mga kapatid, no, titingnan natin, malinaw dyan, sabi doon sa Jude 1:1, sabi doon, Jude, Judas, a servant of Jesus Christ and a brother of James. Ayan. So, ito daw si Judas, brother of James daw. Ngayon, sino yung kaninong anak si James? Na sinasabi nilang kapatid daw ni Jesus. Sabi dito, Mateo 10:2-4. Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Joseph, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartolome, Thomas, and Mateo, the publican, James, the son of Joseph, that's James, the son of Alphaeus, and Labirius, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Ayan, mga kapatid, wala kang makikitang James, the son of Joseph, or James, the son of Mary. Walang ganun. Kasi sa Biblia, mga kapatid, ginagamit yung kapatid as a parang tayo, spiritual kapatid, or ginagamit din sa Biblia yung kapatid, hindi lagi biological. Pwede pinsan, ganun. Kaya nga kayong mga sulpot kayo, hindi kayo nag-aaral ng Biblia . Yun. Hinding-hindi talaga kayo nag-aaral ng Biblia at sana magbago na kayo. Ayan. Bro, Joel, sa'yo na bro. Okay, salamat kapatid na Russian, napakaganda no ng iyong pahayag.
at sana naman hindi magagalit at kung natamaan man ang karamihan sa mga kapatid nating mga sulpot na nandito. Okay, mga kaibigan, tinga Joel, on behalf siguro ni Loret si ano si bro ano Sito, ay tanungin mo. Ah, is si Sito sa kapatid Sito, sa Katoliko ba to? SB Junril. Katoliko po ako. Ako po si Brother Alvin. Ginamit ko lang po yung account ng Kapay. Ah, sorry, sorry. Sorry, nadamay ka kanina. Katoliko ko. Ako, ginamit ko lang po yung account ng Kapay. Salamat po. Hindi ka nag-react. Anyway, sige po, kapatid na Sito. Sige, go ahead po. Naka-ano pa na? Ano ba ba? Closing prayer na po ba? O... Ah, hindi pa po. Hindi pa. Ah, closing prayer ka pala mamaya, no? Po. Isa lang po aking masasabi po sa Katoliko. Isingin ko na lang po kasi di naman ako speaker. Ang ating pananampalataya po ay ating igalang po ang bawat isa po sa atin. Kung ano po ang ating pananaw at pananampalataya po, igalang po natin. Yun lang po. Iyon. Salamat po, kapatid na Alvin sa iyong pahayag. Okay, mga kaibigan, tapos na po ang lahat ng mga speakers sa kanilang mga pahayag. Ang dami po mga informations na kukuha at sana naunawan po natin. At kung meron pong mga katanungan ang ating mga kaibigan na sa loob, no? Panahon niyo na po ang mga sulpot na magtanong sa amin ngayon. Sino ang maunang magtanong? Oh, by the way, ito pong pamaraan, no? Isang tanong, isang follow-up. Yung tanong mga kaibigan. Bawal po mag-rebut ha, sa sagot. Sige po, sino pong maunang magtanong? Go ahead po. Pwede po magtanong? Sige po, kapatid na Cyrus. Ano po ang iyong katanungan, kapatid na Cyrus? Po, pwede po sa nag-present yung hindi po komedyante ng RCC. Wala pong komedyante dito. Sige, Cyrus. Ay, ikaw komedyante ka ng RCC. Sige po, sino po pwede tanongin? And huwag mo kong tanongin, ako magpa-facilitate lang. E, kita mo naman, di ka ba nakikinig? Tigas talaga ng ulo? Lance mo lang yung tanong mo, bro. Lance mo lang yung tanong mo. Paano nagiging one flesh ang babae at lalaki according sa scripture? Kasama ba si... at si Joseph at si Mary sa pagiging one flesh? Yes bro, dahil mag-asawa nga sila bro. Pero ang iba kasi si Mary at Joseph bro eh, special sila eh. Holy family nga kung tawagin eh. Hindi natin po pwedeng ikumpara sila sa same na marriage na ginaganap ng normal na tao ngayon ba? Iyon. Okay na yun. Kapatid na Cyrus, nakatanong ka ng isa at naka-follow up ka ng isa. Bibigyan na naman natin ng pagkakataon yung iba. Sige, sino pa gustong magtanong, kapatid? Oy, natahimik ang mga sulpot sa hapon na ito sa mga ka-Templars, no? Siguro naunawaan nila yung mga pahayag natin kanina. So, sino pa magtanong patungkol po sa virginity ni Inang Maria? Bro, pwede magtanong. Sige, Riuel, magtanong ka, Riuel. Ano po yung kinalaman ni Maria sa kaligtasan? Kung virgin siya or hindi? Teka, paki-substantiate ng iyong tanong, kaibigan. Medyo magulo po, kaibigan na Riuel. Unang-una, pinag-usapan, hindi po about salvation, no? Yung participation ng Inang Maria sa salvation, kundi yung virginity po particular yung pinag-usapan ngayon na aming ipinayang. Klaro naman yung tanong ko, bro. Sasagutin ko, bro, Rowen. Sige. Si Maria, bro, naka-impart doon sa kaligtasan, bro, dahil nung nagkatawang tao ang Diyos, si Jesus, nagkatawang tao, si Maria yung ginamit niya. At yung flesh, yung dugo, eh, nakuha niya doon sa kanyang ina. Kaya nga, kailangan natin na si Maria ay sinless, si Maria ay virgin, para matupad nga doon sa kasulatan, bro ba? Like sa Ark of Covenant na hindi pwedeng hawakan, dapat ano siya, dapat holy siya, dapat ano siya. Gaya ng yun nga si Maria as a new living fragile. Art of Covenant. Very fragile, bro. Very fragile. Next question, bro. Pwede? Follow up. Sige. Follow up question. Sige.
Naging, noong naging ina na si Juan, Maria ni Jesus, naging Mother of God na siya, di ba? So, yung sunod niya ng mga anak, eh, Mother of God pa rin yun. Ako sagot, bro. Ganito, bro, Lorenz. Bro, Ruel. So, mali yung tanong mo kasi sa amin, Mother Mary is the Mother of Son of God. Yun yung malinaw. Okay, so ganun pa rin yun. Yung sunod niya mga anak. Oh, next na. Yun na yun. Ruel, nakatanong ka ng isa at naka-follow up, no? sa iba na naman natin, yung iba na naman ang bibigyan natin pagkakataon. Ako magtanong. Sige, sino pang magtanong? Okay, ako Lito, magtanong, kaibigan bro. Lito, saksi. Magtanong ka. Magtanong. Pagkatapos ipinanganak ni Maria si Jesus, kung makipagtalik si Jose, ano ang kasalanan niya? Oh, wala, bro. Walang kasalanan naman, bro. Kasi legal yan eh. Pero hindi nga gagalawin ni Joseph, bro, gaya mo, bro, si Maria, bro. Kasi hindi niya sisirain, bro, ba, yung binigay ng Diyos sa kanya na talagang magiging virgin siya. Hindi sisirain ni Joseph yun. Hindi siya gaya ninyo, bro, ba, na merong paghaman sa laman. So, yun, bro. Follow-up na tanong. Ang hindi mo nasagot kasi yung point ng ano ko eh. Ano ba talaga ang kasalanan? Kasi ayaw pa eh, ano eh. Dapat alam ni Joseph wala, yun. Wala nga, bro. Wala nga, bro. Wala kung gagalawin ni Joseph, bro, ba? Pero yung salitang kung doon, imposible nga mangyari. Kasi si Joseph, bro, merong paggalang, merong mataas na pagtingin sa Diyos. Na yung Diyos mismo kasi, nandoon sa simba pupunan ni Maria. Tapos yung gift ng God na si Maria ay mananatiling virgin, hindi sisirain yun ni Joseph gaya nyo, bro, na merong mga ganit sa laman na talagang gagamitin si Maria ba bilang asawa. Kasi pumasok dun yung Diyos eh. Nandun ang Diyos, bro eh. Maghulus dili kayo, bro. Kaya nga hindi kayo ginawang Joseph kasi gagalawin kayo ni... Bro, hindi ganun ang ano ko. Basta yun yung sagot namin, bro. Next. Lito, bawal maglibat sa sagot. Bawal maglibat. Hindi mali kasi yung sagot. Next na, Joel. Sagot yun. Tanggapin mo na yun. Hindi, huwag kayong magpamali, bro. Kasi ano, tanong lang kayo. Tanong lang kayo. Kasi ang tanong ko kasi yung pagkatapos pagpanganak. Next na. Maghanap ka ng ibang magtanong, Joel. Tapos na, Lito. Oh, sige. May ibang... Si Joel na lang sana naging Joseph. Tumabi ka muna, kapatid na Lito, ha? Huwag kang masaktan. Sige, sino pang gusto magtanong? Si Iskinol, bro. Oh, sige, kapatid na Iskinol, magtanong ka, kaibigan. Kanino ako magtatanong, bro? Depende sa'yo, kung sino yung itatanong mo. Lance mo lang yung tanong mo. Sige. Bukod sa sulpot niyong pag-iisip, ano po ba ang katangian ni Maria bilang isang... ano, nasa tingin nyo ay siya ay birhen, bukod dun sa birhen at saka isang banal, no? Ang paningin nyo, ano pa po ang katangian niya? Meron siya. Ako sasagot. Sige, kapatid. Kinikilala din si Maria na the new Eve. No? Because ang seed ni Eve, no? Dahil si Eve ay nagkasala, no? Kailangan magkaroon din ng new Eve dahil ang seed na maglalaban, no? Eh sisiguraduhin na walang sala. For example, si Mary aside of being a virgin, she's sinless as well, no? Same as the first Eve nung nanggaling siya kay Adam, no? She is a sinless. That's why Mary is also considered as the second Eve or the new Eve because Mary is a sinless person. Yan, isa katanungan. Yun. Follow-up question, kapatid. Okay, maraming salamat. Meron kasi kayong hindi nabasa doon. Dadagdagan ko pa, ano? Dadagdagan ko pa. Katangian ni Mama. Yung katangian ni Mama Mary. Mama Mary is good example of being
being a servant of the Lord. Ayan, no? Ayan, sa katangian ni Mama Mary. At ito pa yung katangian ni Mama Mary, no? Yung pagiging matatag niya, no? At ang pinaka-importante sa kanya ay yung pagiging maka-Diyos niya. Yun! Yun! Katangian ni Mama Mary. Hindi katulad sa inyo, yung mga katangian niyo, hayok sa laman. Kung titingnan mo, bro, kung titingnan nyo mga bro, si Mary, kung titingnan nyo, si Mary ang first Christian. Di ba siya yung unang tinawag? Yun, tama. Uh-oh. Tama. Tama yan. At saka si Mama Mary, wala naman kasi siyang kaisipang kalibugan, no? Even si Jose, walang kalibugan eh. Walang pag-iisip na kalibugan. Hindi tulad ng mga kaibigan natin Sulpo, sobrang-sobra yung kalibugan ng kanilang pag-iisip. Kaya pati si Papa Jose at si Mama Mary, si pinadamay. No? Para sa akin, si Maria, isa sa katangian niya, siya ay ina ng Diyos. At dahil siya ang nagsilang sa Panginoong Jesus, hindi siya maaaring mag-isip ng kahalayan. Dahil ang pinanggalingan ng kanyang katawan, doon sa mismong sinapupunan niya ay banal at matuwid at walang pagkakasala. Hindi siya maaaring mag-isip ng anumang kahalayan gaya ng ginagawa natin na tayo ay nagnanasa sa kapwa natin. Si Maria ay pinanatiling banal dahil siya ay pinagmulan mismo ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya yun ang isa sa katangian na dapat natin binibigyang diin at pagpaparangal kay Maria dahil yung kanyang mismong katawan ang sinilang niya Diyos mismo na nagkatawang tao na dapat natin yung bigyan ng galang at respeto na hindi maaaring magkaroon ng pagnanasa ang ina ng Diyos na dun mismo sa sariling katawan ni Maria nang galing. Yun po yung amen. Salamat kapatid na San Reyo. Tsaka Bro so, Joel, tayo nga lang yung nakakaganap ng sinasabi ng Biblia na si Maria ay tatawaging banal eh, blessed eh. Tayo lang yung nakakaganap niyan eh. No? Sabi nga diyan sa Lucas 1:48, 'di ba? Na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mga hahaling lahi. Ayan. So Catholic lang yun. Nakakaganap niyan. Ang masama pa rin, ang masama diyan kapatid na Russia, ang mga sulpot, ang kaisipan ng mga sulpot para bagay may kasalanan na mamana si Inang Maria. Kaya pilit nilang sinasabi na hindi na berin si Inang Maria, no? Dahil yung kaisipang pagtatali kasi resulta na yun sa kasalanan eh, no? Bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya may next mga kalibugan ng pag-iisip. Okay, pwede magtanong mga bro. Next question. Oh, next follow question. Brother ako brother Rene, makapagtanong na siya, no? Sige, brother Ace. Sumaiyo tawa ang Panginoon. Okay, ito ang tanong ko mga bro. Sabihin na natin hindi sila nag-sex, no? Between Mary and St. Joseph, no? So, nung ipinanganak ba ang Panginoong Yesus, hindi ba napunit yung amen? Yung amen niya, no? Ano tayo, no? Amen. Yung spelling ng amen is H-Y-M-E-N. Amen, no? Yes. Oh, alam hindi ba napunit alam yun? Alam napunit yun, di ba? So, nawala yung pagka-virginity ni Nanay Maria, di ba? Ano ka ba? Nagtatanong o nagre-rebat kapatid na rin? Hindi ako nagre-rebat. Sorry. Ayun. Napunit yun, di ba? Napunit? Ano ba yun ako? Tanong ko, mga bro. Okay. Mga sister. Actually, yan sa pinapahayag mo, wala ka talagang matibay na ebidensya para yan tanong mo ay agree kami dyan kasi wala yan nakasulat sa Biblia na may paggalaw sa kanilang Jose at si Mama Mary. Hindi. Follow-up question po. Kasi scientifically speaking po, pag ipinanganak mo ang isang bata ng isang babae, mapupunit yung amen. Di ba? Mapupunit yun. Ako po sa pagkakaalam ko, ang hymen ay napupunit kapag nag-penetrate ang vagina at ang penis. Doon siya maaaring mapunit. Paano mapupunit ang isang hymen kung walang pumapasok na penis? Si Maria ay nagsilang ng sanggol at hindi siya maaaring mapunit. Wala naman kasing pumunit. Not unless kung papasakan ka, diba? Kanina inilapag ko kung paano nasisira ang virginity sa pamamagitan ng pagpasok ng penis sa vagina.
doon nasisira yung virginity ng isang babae. Ayun yun sa scientifically explain. So, ibig sabihin, si Maria, nung nagbubuntis na si Jesus, walang penis na pumasok. So, intact pa rin ang virginity niya. Hindi mo ba narinig yung stand ko? Ang sinabi ng science, hanggat walang hindi pinapasukan ng penis ang isang vagina, ikaw ay birhen. So, nagsilang si Maria, hindi pinapasukan yung vagina niya, kaya buo yung hymen niya. At sino pupunit dun sa vagina niya? Hindi nga napasukan yun. Tsaka ito yung sinasabi San Rio ng Old Testament. Sabi dito yung, mga bro. Yung fetus, yung batang yun. Sabi dito bro. Wait lang bro. Sabi dito bro. Kasi dadaanan niya yun eh. Wait lang bro. Sabi dito bro sa Ezekiel 44 verse 2. And the Lord said to me, this gate shall remain shut. It shall not be open, and no one shall enter by it, for the Lord, the God of Israel, has entered by it. Therefore, it shall remain shut. Ayan bro, isa yan sa patunay bro, na talagang yung nagre-reflect ito doon kay Maria, na talagang naka-close bro, naka-close pa rin bro. Ayan yung sagot natin dyan bro. Spirit kasi yan eh. Sige, paniniwala ninyo yan. Sige, yun lang. So natunod naman, matapos tayo. So 53 na Dwayne. Okay, right. Wala na bang magtatanong? Mayroon pa. Sige, Lito. Matanong ka Lito. Si Rio ang tatanungin ko kasi may narinig ako eh. Pag finish lang daw yung pag makapenetrate sa vagina yung penis, doon yun mawawala ang pagka-virginity ng babae. Ang tanong, paano kung may tomboy at saka babae? Mawawala ba yung virginity ng babae ang nag-left dun sa kanya? Mawawala ang virginity ng tomboy kapag pinasok mo yung daliri mo. Kasi may pumasok na object dun eh. Wala namang pumasok kay Maria eh. May pumasok ba? Yun naman pala. Huwag mong sabihin finish lang. Oh, common sense kung may utak ka. Alam mo namang daliriin si Maria. Ang pinapoint dito yung hymen. Huwag mong iungkat dito yung tomboy, hindi tomboy si Maria. Ginawa mong tomboy lesbian si Maria. Ang pinag-uusapan dito kung nasira yung hymen. Hindi nasira yung hymen dahil walang pumasok sa loob. Kukumpara mo sa daliri. Common sense din. Kapag lumalabas ang bata sa ano. Wait lang, bro Lito, huwag kang mag-ano bro. Tanong lang bro. Hanggap na tanong bro, kung wala ka, ibigay na namin sa iba yung tanong. Magpe-premise lang muna. Sabi niya kasi common sense. Hindi bro, hindi ko yan papasukan yung premise mo kasi oras namin to. Magtanong ka lang bro. Oh, sige, follow-up na lang. Kung wala ka na follow-up na tanong bro, ilipat lang sa iba yung kung sino yung mag-follow-up na tanong. Kapag lalabas yung bata sa vagina, tinatahi ba yung vagina ng doktor? Yung panahon ba ng panganganak noong panahon ni Maria, may nagtatahi ba ng vagina? Ipakilala mo nga sa akin kung sino. Wala namang follow-up eh. Natural. Galito bro. Hindi, tatanungin kita. Sabi mo nagtinatahi yung vagina ngayon. Yung panahon ba ni Mariano nagsilang sinilang na si Jesus, tinahi ba yung vagina niya? Kasi bawal ganun mag-follow-up. Bawal din magtanong. Huwag ka rin maglalatag rito nang hindi kaugnayan sa pinag-uusapan. Lalo na hindi ako mananahi. At that time, bro, sa pagka-ano kay Mama Mary, hindi papasok doon ang yung sa scientific na kasi spiritual doon eh. So yung tanong mo, medyo palasi yan para sa amin kasi spiritual basis yung Bro, huwag ka mag-explain. Magtanong ka lang. Kasi sa amin, bro, pag sinabing virgin mo, technically hindi nagalaw ng lalaki. That is number one. So si Mary, wala siyang lalaki. Kaya nga sabi niya, wala akong kilalang lalaki. So yung tinutukoy doon, no, hindi siya nagalaw ng lalaki. No? According to sa binasa ni Membro Russia, walang magbubukas noon kahit kailan. Ayan. So kaya si Mary, no, nanganak siyang birhen. No, ibig sabihin, she's unblemished, no? Walang bahid ng sexual. Yun yung sabi ni virgin, no? Even dito, no, sa panahon natin ngayon, no? Pag sinabing virgin sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, walang bahid sexual.
No, hindi yung may sinasabi nagbabike ka, yung babae pag nagbabike, hindi siya virgin. Hindi ganun. Hindi ganun. Tatawa lang yung mga doktor. So, ang pagiging virgin, ibig sabihin, walang sexual intercourse na nangyari. No, sexual. Tsaka isa yan sa miracle, bro, na sinasabi, bro, ma, na kahit nanganak si si Maria, eh, virgin pa din. Yes, yes. Yes, yes, tama, tama. Ito yung hiwagay. Kasi walang sexual intercourse. Sige, Joel, para ma, may ano pa, may susunod pa tayo na ano, Joel. Tapos na yung mga tanongan din. Okay, salamat, salamat. No, sa lahat. Kapatid na Rasha, take over muna, kapatid. Okay, maraming salamat pala sa nag-participate at mga nag-join sa aming live ngayon. At talagang 2 minutes na lang kami, no? So, siguro next time maggagawa kami ng part 2. Pero for now talaga, before tayo mag-end sa prayer, magpasalamat muna ang lahat. Unahin ko na si Bro San. Papasalamat po ako sa lahat ng mga nandito sa pagkakaroon natin ng diskusyunan. Ito ay isa lamang pagbibigayan ng mga nalalaman natin ayon sa ating pananampalataya. At masaya ako dahil naghari pa rin ang kapayapaan sa atin. Bagamat magkakaiba ang ating paniniwala sa ating mga nakagisnang pananampalataya at aral, maraming salamat sa mga hindi Katoliko sa paggalang at pagrespeto po ninyo sa mga naging latagan ng mga Katoliko dito po sa talakayan ng Every Virgin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa AMS, maraming maraming pong salamat. Pre, kay ano din, Bro Eduardo, bro? Ano? Sa may ritual. Masakit ko rin yun. So, ano no? Bro Eduardo ng SDAC, ayan. At nagpapasalamat kami. Talagang napakabilis ng time. 2 hours lang ito. Pero... Hello. Ayun. Dinig ba ako? Sige bro. Narinig ka, bro. Pasok, bro Eduardo. Wala na. Yeah. Maraming maraming salamat sa mga nanonood at sa mga sumusuporta sa Debaters Commission. Pasensya na, kumakain ako eh. So, pero magpapasalamat pa rin ako kay Brother Rasha sa Templars, no? Sa mga magiging natin warrior ng Templars. Maraming salamat. No? Hindi po yan sinisan, ha? Templars po yan. So, maraming salamat po sa inyo. At pagtatanggol sa ating inang Birhen na tayo lang ang bukod tanging tatanggol sa kanya, no? So maraming salamat sa inyo lahat. Ayun lang po. Okay, syempre gusto ko din magpasalamat in behalf naman kay Loretz sa Barkadahan. Maraming salamat din sa mga manonood nito at makakapanood pa. At yun, si General Bro. Salamat po. Una kong salamatan itong ano, sa Debaters Convention na binigyan kami ng slot para magpahayag ng mga stand namin about sa mga topic. Then especially sa kagrupo ko sa Templar, God bless sa ating lahat. At syempre, yung mga ano natin, yung mga kritiko natin sa mga Protestant natin, Pastor Bro Day, na kaibigan ko, si Ruel, si Eros, si Skinol, si Bro Rene, si Lito, si Buit, si John, sino pa ba dito? Basta nandito sa loob ng room, salamat sa inyong lahat. That is Bro Junril. At syempre kay Grandmaster Joel din, I think busy siya, sa kanyang grupo din na SDAC. At sa akin din, sa amin ni Bro Nash, Bro Noel, Bro Drew, sa Faith for Us. At yun na nga, next Sunday po, 1 p.m. to 3 p.m. pa din, Templars of Truth po, magpapahayag ng katotohanan at mag-i-end kami sa isang prayer na pangungunahan ni Bro Alvin. Bro Alvin.
tayo ay manatili sa presensya ng pagandang Diyos. Tayo po yumuko, mag-sign up tayo. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Diyos, Espiritu Santo, amin. Ama naming nasa langit, ang lahat ng kapurihan ay nasa iyo sa pamagitan ng palalangin ng Inang Ave Maria. Kami naway, tumimo sa amin ang aming napag-aralan. Ang pagiging banal, ang pagiging huli, Panginoon. Naway, matularan po namin ang mahal na Inang Ave Maria sa pagiging banal. Sapagkat sinabi niyo po sa banal na kasulatan, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Panginoon, ibinigay niyo po sa amin ang kaalaman sa pananampalataya, kaalaman ng iba't ibang opinyon ng bawat sekta. Lubos po kami nagpapasalamat sa kaliwanagan na aming naunawaan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga nandito, lalo na po ang Templar, ang mga namumuno sa Templar, kasama sila Brother Ras, Brother Noel, na may pagkalooban at Ate Asli, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at pagpatuloy po sila sa pagpapahayag, ganun din po sa AMS, Kabarkadahan. Now, tinataas ko po sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po ng sapat na kakayahan, katanyuhan, lalo na sa mga nagpapahayag sa Templar. Panginoon, yakapin niyo po kami sa aming pagdisan ay mapahayag din po namin sa labas, hindi lamang po rito. Lord, we thank you, Lord God, for the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, be done, earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgiveness of our sin, and produce in us the divinity of our people. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessing of women, and blessed the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now, the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. It's just the beginning, is now, ever shall without. Amen. Okay, at Templar of Truth po. At kami po ay isang grupo dito na hindi natatakot. At meron po kaming armor of faith dito. Wala po kaming kinakatakutan kahit demonyo man o tao. Ayun yan kay Saint Bernard of Clairvaux, no? So yun, we're out.